Sama ka ba? Nako! Humarap na sa SMNIC General o dating Bureau, Bucor Chief ng Muntinlupa, no? So ngayon mga kapak, alam naman natin, yung iba siguro hindi nakakaalam, si Bucor, si General Bantag ay isa siyang appoint ni Pangulong o dating Pangulong Duterte. Nako mga kapak, kaya siya inappoint. Alam nyo na, si General Bantag ay talagang kalaban yan sa mga may kinalaman sa droga. So, para nagustuhan siya. Ngayon mga kapak, nagkaroon ngayon ng hindi inaasahan pangyayari ang pagpaslang kay broadcaster at nako, isa sa mga iniidolo ko, Son. Baka ma-Percy Lapid ako dito. Si ka-Percy Lapid. Nako mga kapak, ngayon mo mga kaupak, doon pa lang sa paglantad o paglabas o pagsalita ni General Bantag, doon pa lang mga kaupak, ang laki na kagad ng punto niya. Kasi mga kaupak, alam nyo, kung ikaw ay talagang may sa sarili mo, may sa sarili mo, alam mo na kasangkot ka doon, hindi ka lalantad. Ha? Lalo na ay wala ka sa kamangyarihan dahil siya ay tinanggal na, no? Ay, hindi pala tinanggal. Suspendido so far. So, alam mo, si ang Department of Justice, mga kaupak, si dating congressman, ay, actually, congressman siya, nailik siya, nanalo siya sa Cavite. Pero, mas pinili niya maging Justice Secretary, si Boying Remulla. So, ngayon, mga kaupak, sa totoo lang, ang NDI, ang Bucor, under yan ng Department of Justice. So ngayon, nako, matitindi ang mga binitawang salita ni General Bantag. Pinagre-resign niya. Walang kwenta. Di umano ang Justice Secretary at sinungaling. Ano yung mga kaupak? Kung ikaw, sa sarili mo, ay alam mong wala kang kasalanan, maluwag o lakas ng loob mo yan, o kaya mo yan, para magsalita sa itinuturo mong boss o kaya amo. Amo niya yon, kasi ang Bucor at saka MBI under po yan. Sa ilalim po ng Department of Justice yan. Kumbaga, nasasakop sila. So ngayon mga kapak, ganon kalakas ang loob ni General Bantag para banggain niya. O magsalita siya. Hindi naman banggain. O magsalita siya sa media. Naku mga kapak, parang hindi nga ako talaga kumbinsido. Sinasabi ko na yun dati mga kaupak, no? Nasangkot pa lang yung anak ni Justice Secretary sa pinagbabawal na gamot. Ako, sa akin lang mga kaupak, ha? Hindi pa yung nagsasalita sa General Bantag. Sa akin pa lang, dapat talaga mag-resign na si Boying Remulla. Sapagkat, lahat na gagawin mo dyan, lalo na alam nyo, pinaglalaban natin yung yung drug on war ni Pangulong Duterte, di ba? Pinaglalaban natin yon na talagang kahit wala na si Pangulo, dapat tuloy pa rin yon para hindi man maubos, imperfect, kumbaga malipol, lumiit ang chance nila kasi nakakasira siya ng kinabukasan ng mga bata. So ngayon, ikaw nga taga-usig, hindi siya basta ordinary taga-usig, ano? Isa sa prosecution ng ating bansa. Yung anak mo mismo ay nasasangkot. So lahat ng desisyon mo dyan sa Department of Justice na may mga kinalaman kahit sa hindi sa illegal drugs, maku-question yan. Sapagkat lagi sasabihin ng tao, bakit yung anak mo sangkot din dyan. Pero sinabi rin pala ni Bantag, ni General Bantag, bakit daw yung anak ni Justice Secretary, hindi rin niya ipapriskon. Kasi baka mamaya may middleman din at may mastermind. Naku, gustong-gusto ko yung sinabi in fairness kay General Bantag, ano? Kasi mga kapag, ano, napansin niyo ba kung saan nagpa-interview o saan, anong media station nagpa-interview? Siyempre, ang SMNI na pagkamay-ari ni Pastor Kibuloy at saka si Pastor Kibuloy
best friend yan, o dikit yan kay Pangulong Duterte. Si General Bantag, ang nag-appoint yan, si Pangulong Duterte. Kaya malamang sa malamang, iba ang nako. Meron ako kaibigan na nagsasabi ang mastermind, baka nandyan sa DOJ. Nako mga kaupak, kaya nga, ang DOJ ngayon, dapat talaga laliman. O kaya mga kaupak, dapat mag-resign na talaga. Kasi sa mga binitawan na salita ni General Bantag, nakakawalang respeto na kung mamumuno pa ang kasalukuyang Justice Secretary. Sapagkat mga kaupak, alam natin na ang alter ego ng presidente ang kagawaran ng katarungan. So, sana may makapagpayo ang ating shoutout sa Presidential Legal Counsel ng Palacio, si Juan Ponce Enrile, o dating senador, na payuhan na palitan na lang ang Justice Secretary. Naku mga kaupak, kasi ang sinasabi ni, alam mo, in fairness ka General Bantag, ah, gustong-gusto ko yung mga salita niyang binitawan nga nakikinig siya, sabi ng mga tao. Alam mo, mahalaga yan sa isang public servant o nagtatrabaho sa gobyerno, lalo na yung mga matataas na opisyal natin, na ang isang mataas na opisyal nakikinig sa damdamin ng taong bayan. Kaya gusto ko yung ganyan na attitude ng, lalo sa mga matataas na opisyal, no? Gusto ko yung ganyan na attitude na yung tao, yung mataas na opisyal, nakikinig sa damdamin ng taong bayan. Kasi sila naglilingkod sa bayan, kaya sila hinalal. Tapos yung taong bayan, hinalal sila para ayusin ang bansa natin, di ba? Tapos hindi natin alam na yung mga iba pala nating mga opisyal ay nako. Kasi sinasabi ni General Bantag, naaawa siya sa mga taong wala namang kinalaman, o yung mga staff niya, yung tinutukoy niya yon, no, nandoon sa Bucor, na wala namang kinalaman, nadadamay. At ito pa, mga kaupak, nako, yung lumabas pala na video sa Percy Lapid Fire, nako mga kaupak, nag-backcheck o nag-backinvestigate si General Bantag doon sa village. Tama yon. Kasi mga kaupak, sa isang exclusive village, tama yung sinabi General Bantag. Siya, bata pa siya. Maski ako, parang ako, no? Bata pa si General Bantag, nagtatrabaho na. So, hindi siya nakakapagtaka kung marami siyang pera, di ba? Kung naka-afford siya ng mga mamahaling lugar o kaya may mga sasakyan siya. Tama yun. Kahit lahat naman tayo, isinilang sa mundo na wala, di ba? So, dahil sa ating pangarap, o kaya achievement, naaabot natin mga pangarap. Katulad ko, dati ako, kahit pamasahe, wala ako. Diba? Kahit nangungutang pa para lang makapasok sa trabaho. Pero, sa awa ng Diyos, dahil tayo naman nagsisikap, pagpapasok ako, nakakotsi na ako. Joke. So, mga kapak, yun ang sinasabi na yung video pala na lumabas doon sa Percy Lapid Fire, ano na, mga kaupak, na kung saan kinukunan yung lugar na kung saan ay nandoon nakatira si General Bantag at saka yung ibang nakaparada naman pala doon, hindi sa kanya, nako, mayroon nagbigay. Yung tinatawag ni Percy Lapid na Cinderella Man ng DOJ, si General Bantag pala yung tinutukoy niya. Pero alam nyo mga kaupak, ang pakiramdam ko, hindi si Percy Lapid ang pumunta doon. Kasi, kung bakit napunta yung video na yun kay Percy Lapid, malamang meron isang emisaryo na taga dyan sa DOJ na nagbigay ng impormasyon kay Percy Lapid para palabasin ang nangyayari. O kaya sa kanilang, palabasin ang kanilang sarili nilang motibo o ambisyon. Dahil si Persila, si ano, mga kaupak, si General Bantag, gusto nila palitan sapagkat si General Bantag appointed o appoint ni Pangulong Duterte. Siyempre, si Pangulong Marcos ang nakaupo ngayon. Although, kahit si Pangulong Marcos walang kinalaman doon, yung kanyang mga alter ego o kanyang mga sekretary, sila ay may kapangyarihan. Katulad ng Department of Justice,
kung sino yung gusto nila ilagay na tao. Ngayon, siguro sa General Bantag, dahil sa kang ganyang ginagawang paglilinis sa kulungan, ay talaga naman, alam mo, si General Bantag, mahigpit yan. Nakikita niyo yung mga dati niyang kinasangkutan? Siguro marami siyang nasagasaan. Siyempre, doon sa ginawa ni... Napansin niyo mga kaupak, yung unang apidabit ni Jewel, yung gunman kay Persilapi, hindi dinadawit si Bantag. Sa supplemental apidabit, yung idinagdag, idinadawit na si Bantag. Naku mga kaupak. Kaya ngayon, tama yung ginawa ni General Bantag na lumabas siya at ipaharapin niya kasi lalabas din na lalabas ang katotohanan. Pero alam, mahirap yan kay General Bantag kasi si General Bantag wala na siya sa kapangyarihan. Ang kinasasama lang siya ng loob, pati yung mga tao niya o yung mga staff niya dati nga nandoon, mga career official sa Bucor ay nadadamay. Kasi alam mo kung ikaw ay nakikinig ka sa taong bayan, ikaw ay may puso sa mga tao mo o tauhan mo, masakit yun na yung mga tauhan mo pinapahirapan o kaya dinadamay ng taong nakakatapat mo o nakakabangga mo sa gobyerno. Masakit yun. Yun ang sabi nga General Bantag, kasuhan nyo na lang ako. Huwag nyo na idamay yung mga tao doon na career official yan. So ngayon, mayroon din sinabi sa General Bantag ano, na meron daw mga nakakulong doon. Naku, mga hitman. Hindi umano, kinuha ng MBI. Pero pwede pala yun, no? Ang alam ko, mga kapak, pag ang isang nahatulan o kaya nakakulong, kahit hindi pa siya nahatulan ng final ng justice, ng korte, ano, ng Supreme Court, kapag ang isang nakakulong ay nililipat o kinukuha, ang alam ko mga kaupak, meron yan order. Naalala niyo yung kay Bong Navarro? Kinuha siya ng ano, nandoon siya nakakulong sa MBI kasi mas gusto niya doon kasi ano siya, secure. Kasi sabi nila, 24 hours yung CCTV. Ayaw niya magpalipat doon kung saan nangyari ang kaso doon sa Taguig. Ayaw magpalipat ni Bong Navarro. Kaya kinakailangan pa ng order ng korte o kaya humingi sila ng permission. Permiso sa korte. Pero, dahil siguro, Department of Justice, pwede pala yun, no? Kunin nila yung nakakulong. Pero, alam mo, sa batas, bawal yan. Kaya nga sinasabi sa batas, nobody above the law. Kahit sino ka, dapat sumunod ka sa batas. So, ngayon mga kaupak, naku, inaabangan natin yan. Kung ano ang magiging sagot ni Ka Boying Rimulya sapagkat siya ngayon ay nasa labas ng bansa para umatin sa Human Rights Convention ng United Nations Human Rights Convention. So ngayon, abangan